loves, this video will serve as my remembrance and to give you an idea also sa mga papunta po sa Europe kung ano yung mga pwede nating bilhin doon. So, bago natin labhan ang ating mga napamiling mga jacket, ipapakita ko na sa inyo. Kasi, hindi po kasi ako nagsusuot ng mga bago na hindi ko pa siya nalalabhan. Pero lang pagka-emergency. So, uunahin po natin itong jacket. So, disclaimer lang po, gagawin natin itong haul, hindi para magyabang, pero para mabigyan po kayo ng idea. Tada! Okay. So, bakit ba ganitong kulay yung napili ko? Kasi, ang France po kasi ay ganito yung kanilang flag or watawat. Yan. Meron silang blue, white, and red. And Paris, kasi para may remembrance tayo na galing Paris talaga, di ba? And kung mapansin nyo, medyo malaki siya. Medium kasi to. Eh, wala na po kasi available na small. So, kinuha ko na siya. Kesa wala tayo makuhang remembrance. And kahit na malaki siya, kinuha ko na rin kasi, di ba, pang winter naman siya. So, pag winter naman, di ba, doble-doble yung suot natin. So, hindi na halata na malaki sa atin. Hindi na masyadong halata. Yan. Okay. Don't forget kung kayo ay pupunta doon. So, ang bili ko dito ay $20. 25 siya na tawaran natin ng $20. And, tada! Ito naman po ay galing sa Cannes. Sa Cannes. Or sa Cannes. Ang kanilang pronunciation ay Cannes. Galing po ito kay Ate Amor. Yung friend ko po. Binigay niya sa akin as remembrance. Sabi niya, mamili ka kung anong gusto mo. So, ang pinili ko ay jacket. Di ba? Ang galing ko pumili. Yan. So, hindi ko alam kung magkano to. Kasi binigay ni ate. Ni Ate Amor. So, thank you ate. Meron ako remembrance from you. Okay. Sunod naman ay... Oh! Lani-lani mo. Kumulo. So, okay. Ito naman ay galing kay Glide. Yung friend natin na nagtatrabaho sa Monte Carlo. Tada! Ito yung napili ko. Sabi niya, mamili ka dyan kung anong gusto mo. So, pinili ko itong display, Monte Carlo Casino. Para pag nakikita ko to, siya yung maalala ko. Pero dapat pala, I realize now, dapat pala ginawa ko jacket din. Para mayroon sana akong isusuot, no? Yung magagamit ko siya pang araw-araw. Pero, nandito na tayo. So, wala na tayong magagawa. Papapanood na to. So, nagkaroon ako ng idea na i-haul to gawa ni Glay. Kasi mahilig daw siya manood ng mga haul. So, alam ko makapanood mo to. Hi, Glay! Very thankful pa rin ako dito sa binigay mo. Although, ngayon, naiisip ko, mas maganda pala pagka naisusuot, no? Something na naisusuot. Pero ito, makikita natin to sa aking bahay. Yan. Ito yung binigay niya. Drive sa akin. So, may remembers tayo. Ang ganda-ganda dito. Monte Carlo. Okay. Sunod naman natin itong nasa plastic. Ano to? Very, ewan ko ba? Hindi ko naman sila friend, pero binigyan nila ako. Sila po yung tour guide namin nung pumunta po kami ng Paris. Yan o. Napaka-generous po nila. Binigyan nila ako ng dress. Yan o. Ipa-flash ko na lang siguro sa screen kung ano yung tsura nito pag nakasuot sa akin. And tamang-tama yung ano niya, yung size. Para sinukat lang. Yan. Thank you so much kay Sis Aini. And kay MJ. Sila po yung tour guide namin sa Paris. So sa mga nakapanood ng ating vlog, alam nyo, alam po na kilala nyo na sila. And dalawa yung niregalo nila. Dress at ito. Natouch nga ako dito eh. Natouch ako, sobra. Kasi hindi ko ina-expect na regaluhan nila ako ng ganito. Oh, tada! Wala pa kasi nagre-regalo sa akin ng ano. Yung ganito. Medyo bonggacious siya.
So, i-discuss natin kung ano itong mga to. Wait lang. Itatayo muna natin siya. Okay. So, ganyan siya pag naka-display sa ating bahay. So, ito yung Eiffel Tower. Alam naman natin lahat yan. Then, ito yung Notre Dame. Simbahan. Catholic Church din po ito. And, ito po yung Montmartre. Basiliki. Mahaba kasi yun eh. Ayun. By the way, bago natin sa ituloy yung ating discussion, ito po, yung mga remember, yung mga bilihan po ng mga souvenirs na mura ay dito sa simbahan na to. Nasa paligid niya. So, ang simbahan na to ay Sacré-Cœur Montmartre in Paris. Mas kilala siya sa tawag na Basilique Montmartre Sacré-Cœur. Yan, in Paris. Itong kulay puti na to. And ito po yung tirahan ni Ninang Mona Lisa na Musée du Louvre. Musée Louvre. Or Musée du Louvre. Yun yung kanilang pronunciation. Mahirap kasi ang pronunciation. Napakahirap po kasi ng pronunciation nila doon. Iba yung spelling sa pronunciation in actual. And ito naman po yung Arc de Triomphe. Dito natin makikita yung shopping center, shopping street sa Paris. Yan. Itong mga pinakita dito ay, hindi siya kompleto. Marami pang kulang dito. Wala pa dito yung Versailles Palace. Tsaka, ano pa yung mga iba natin pinuntahan? Di ba ito yung Notre Dame? Yung Moulin Rouge, wala din dito. Yan. So, thank you so much, MJ and Sky Sis Ivy, sa inyong pag-gift. Although, hindi tayo magkakilala, pero binigyan nyo pa rin ako ng gift. Kaya, nakaka-touch po. Thank you so much. Then, kaya ginawa ko rin itong vlog na to para makapagpasalamat sa kanila. Worldwide. Although, napasalamat na ako. Pero iba pa rin kasi pagka ano, sinasabi mo sa buong mundo. How thankful you are. Okay. Ano pang laman nito? Ubusin muna natin ito, ha? Okay. So, ito, bigay din pala ni MJ. Sila po yung tour guide namin, si MJ at si Amy. Kaya, grabe no, ang dami nila binigay. Tada! Salamin to eh. Yan. Mirror, mirror, hanging on the wall. Yan. Napakabait namin yung mga tour guide. Sinamahan kami hanggang sa dulo. So, ito ay Monaco, Monte Carlo. So, ano, natuturan ko to kay MJ na mag-collecta na ng mga mug sa lahat ng bansang pinupuntahan. So, kumuha din ako. Diba sa Monte Carlo taga dyan si Glay? Dito naman po sa Cannes o sa Cannes, taga dito naman si Ate Amor. Yan. So, ito yung makita natin sa Cannes. Yan. Kaya, ito yung napili ko. Halos magkatulad lang sila. No? And then, tada! Mga keychain. So, kung pupunta po kayo sa Paris, sa Sacré-Cœur po kayo makakabili ng ating mga murang mga souvenirs. Naka-separate na vlog po yan. Ilalagay ko po sa taas yung link. Kasi po ito, nung unang punta ko po sa Paris, 1 euro ang bili ko dito. Yung pala, doon, makakabili ka lang ng 50 cents. Okay. So, yan. Marami yan. Nandito yung iba. Tada! Okay. So, marami kasi tayong pagbibigyan. Kaya, marami akong binili. Then, di ba sa sabi ko sa inyo, sa unang punta ko sa Paris, 1 euro. Yung pala, meron palang bilihan na 2, 1 euro. Kaya, napabili ako ng marami. Yan. So, hanapin niyo po yon yung area yon Sacré-Cœur. Yung simbahan na yon. Kasi doon tayo makakabili ng mga murang souvenirs sa mga pupunta sa Paris. Okay. Then, ito,
Napili ko rin to sa Monaco, Monte Carlo. Ito po ay lagayan ng ano, halimbawa may bisita ka, magkakape. Patungan siya ng ano, yung ito, halimbawa ganyan. And then, tada! Yan, rep magnet. So, nakabili na tayo nito sa nung mga 3 years ago nung napunta tayo ng Paris. Pero bumili pa rin ako kasi may meron ako pagbibigyan na ano special sa akin. Kaya bumili ako. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung mga napamili natin nung 3 years ago. Kung magkano to, isi-separate na lang natin dun sa, ano, sa separate vlog para hindi na masyadong mahaba itong video natin. And then, yan, rep magnet din. Dami ko binili. Dami ko pala binili, no? Rep magnet ng canis. Rep magnet ng can ng Monaco. Monaco, Monte Carlo, and canis. Halos magkatulad lang kasi itong dalawang to. Yan. Kaya kung makapansin nyo, ganyan-ganyan din. And ito naman, hindi ko to binili, pero nung kumain po kami sa steak and ano nga ba yung pangalan nun? Papress ko na lang sa screen. Steak and shake. Yan ang nakalagay pala dito. Meron silang free para sa amin. So ano daw to? Yung bag. Halimbawa nasa Basque raw po, dito mo raw siya sasabi. Or pwede rin siguro sa cabinet. Yan. Ang tawag daw dito ay bag hanger. Tada! Giveaway lang to. And ito ay I think ano din to. Yan, Eiffel Tower din siya. Yan. Nandun kasi binili ganito eh. Eiffel Tower din. By the way, kaya pala ganitong kulay yung akin binili kasi itong kulay na to ay flag po ito ng France. Sabagay, nasabi ko na po dito sa jacket. So, kaya pare-pareho yung binili ko para magsiserve siya na halimbawa nakita ng mga tao, ay, ano to galing kay M. Samita. So, meron siya uniform. Kasi maraming kulay to, may white, my gray, my gold, but I choose this color because this is the color of flag of France. Yan. Kaya ito yung napili kong kulay para unique. And tada! Dahil mahilig tayo mag-bake, yan, bumili tayo ng apron. Yan, ganyan siya. Then, kaya napili ko to kasi meron siyang bulsa dito. Yung iba kasi, wala. Wala siyang bulsa. Then, ito may adjustan. Yung iba kasi, walang adjustan. Yan. Kaya, I choose this design. Yan. Yan. Dahil mahilig tayong mag-bake. Kaya, ito yung napili natin. Maganda siya. Maganda yung texture niya. So, yung binili ko ngayon, parang ano lang siya, mga importante lang. Kasi po nung unang punta natin, eh, medyo naparami ako na shopping nun. Pero ngayon, limit na lang. More on sa kitchen na ako mamimigay, kahit kanino. Kasi noon, nagbigay pa ako sa ref magnet. Ang ref magnet po kasi, ano yan eh, 3 euro yan eh. 3 euro isa. Eh, ito 50 cents lang. So, mas maganda para equal at marami kang mapagbigyan. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan ito ha pag mag-tour po kayo kasi malaking bagay na to sa mga mapagbibigyan natin na it's the thought that counts, ika nga nila. Tsaka huwag kayo mamimigay ng keychain na mabigat kasi kaya ka nga aalis kasi ayaw mo nang mabigat, di ba? Eh kung mamimigay ka pa ng keychain na mabigat, ano, parang hindi na komportable yun. Eh ito napakagaan lang. Parang hangin nga lang siya eh. Yan. Very comfortable. So, advice ko sa inyo, huwag na huwag niyong kakalimutan ito, ha?
para maparami kayo, marami kayong mapabigyan. Malaking bagay na yun sa kanila. Okay, napadardal na naman tayo. And hindi to galing ng Europe, pero gusto ko rin ipakita sa inyo and gusto ko rin mag-thank you kay Mamita, yung kasama natin nag-tour sa Paris. Kay Mami Loli, thank you from Jerusalem. Yan. So kahit na tayo ay nandito sa Israel, binigyan pa rin niya tayo. Thank you so much po, Mami. And itong mga to, ihuhuli natin yung pinaka the best. Itong mga to, free, no? And ito, binili ko. 2 euro ato. Kasi ano siya, isa ko ba? Itong kulay na pili ko kasi, hindi siya nagpipay. Okay, sunodan natin ang pinaka-pangmalakasan at pinaka-mahal sa lahat. Tada! Hindi kompleto ang pagpunta natin ng Paris or Europe kung wala tayong remembrance na bag or ng Longchamp. Kasi dito sa Israel, wala pong Longchamp. Tada! Nakabili na tayo nito 3 years ago. Pero ibang kulay kasi yun. Ayokong buksan sa gitna. Tada! Okay. Yung una natin binili ay red. Red po yun. Hindi ko sinusuot ngayon kasi naiwan ko sa Pilipinas. Sisisituloy ako bakit iniwan ko. So, ganito siya. Yan. Tada! Ang presyo nito ay tumataging ting na 105 euro. So, kayo na po ang mag-convert. Kayo na po ang bahalang mag-convert. Kung magkano siya. Ang size po nito ay large. Meron din pong sizes to. Pero, syempre, doon na tayo sa mas maraming mapaglalagyan. Kaya tayo ay YouTuber na. So, mas marami tayong, alam, dalang gamit lagi. Yan. Longchamp. Napang malakasan. And bag ng bayan. So, the last but not the least ay ang ating maleta. Papakita ko rin eh, no? Okay, so, ganitong maleta yung binili ko. Papakita ko rin sa inyo kasi baka magkaroon kayo ng idea. Nasira po kasi yung maleta ko. Gawa ng, ano, papakita ko na rin sa, ano, sa screen. Gawa ng, nasobran kasi ako ng 6 tape. So, bumigay na siya. Although, hindi pa naman tayo over luggage kasi 23 naman yung allowed sa atin. Pero, ano siya, 6 tape. Kaya, bumigay. Then, ang binili ko ay waterproof para kahit maabutan siya ng ulan sa labas ay hindi mabasa yung mga gamit natin. Kasi, inabot po kasi kami ng ulan sa Paris. Pagbaba namin ng airport. And, nagkaroon ako na idea na dapat waterproof na ang bibili natin yung mga luggage. Kasi si Mamita, lahat ng damit niya ay nabasa. Yung kasama namin. So, yun. Kaya dapat ang bibili nating luggage ay yung waterproof. 49 euro po ito. Tada! Yan. That's it. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo sa ating munting vlog. Salamat! God bless you all!